Mommy Onyx. Bago kong pisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx, sa Ang Liham ng Nakaraan Short Story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na kay Eugene na taga Bugos City, Cebu. Ang buong akala ko, Mommy Onyx, na sa edad ko na 48 ay hindi na ako magkaroon ng asawa dahil sa napag-iwanan na ako ng lahat. Ngunit, hindi ko inaasahan na dumating ang isang araw, makilala ko ang isang babae na siyang magpapatibok ng aking puso. Kaya... Ilang taon na ako? 48 na ako. Pero sa kada pagising ko sa umaga, pagtulog ko sa gabi, nag-iisa ako. Wala man lang akong malambing. Napag-iwanan na nga talaga ako ng lahat. Ay. Oh, Eugenio. Gising ka na pala. Aalis ka ba? Nanay naman, sa kaganda ng pangalan ko na Eugene, tatawagin mo pa akong Eugenio. Kaya nga ako hindi nagkaasawa eh dahil dyan sa pagtawag mo sa akin na Eugenio. Mas lalo akong tumatanda niya, Nay. Ay nako, Eugenio o Eugene. Mas madali kasing mabigkas ko ang salitang Eugenio. Eh, noon kasing panahon ay nasasakupan ang lugar na ito ng mga Espanyol. Eh kaya mas magandang tawagin kita ng Eugenio kaysa nilagay dyan sa birth certificate mo na Eugene. Pareho lang yan. Eh, kahit naman tawagin kitang Eugene, mas makikita ang katotohanan na hindi ka pa rin nakapag-asawa hanggang ngayon. Ay anak, hindi yan pwede. Darating ang panahon, ako at ang tatay mo ay mawawala na dito sa mundo. Ay mag-isa ka na lang. Hindi ako papayag noon. Kaya maghanap ka na ng kapartner mo sa buhay, anak. Yang pagbubukid mo at yang pag-aalaga mo ng kahayupan, narayan lang yan. Masipag ka naman. Ano kaya kung pupunta ka ng ibang lugar? Marahil doon na doon ang kapartner mo sa buhay. Doon mo matagpuan. Ha? Eugenio, mag-isip ka. Ay, gising na pala kayong dalawa. Ano ba yung narinig ko galing doon sa kwarto? Eh, ang pagsasagutan yung mag-ina, ay ganun pa rin yung pinag-usapan nyo noon na gusto mo nang mag-asawa yung anak mo. Kasi ano bang aasawahin yan kung wala namang nililigawan? Maghintay ka nga lang dyan. Huwag kang masyadong at-at na magkaasawa na yung anak mo, ha? Ay, pogi yan. Tingnan mo. Edad lang naman ang naging matanda dyan. Pero guwapo yan. Tingnan yung mga mata ng anak mo. Ay, katulad din siyang mata ko. Matikas, guwapo, matipuno. Kaya, hintayin natin yung tamang panahon. Ang lahat nang nandirito sa mundo, lagi mo itong tandaan, ay meron yang tamang panahon. Ha? Kaya, tigil-tigilan mo yung anak mo. Ha? Ay, Nay, Tay, aalis na ako. Mataas na yung sikat ng araw. Baka mainit na doon sa bukid, eh, kailangan ko pang pakainin yung mga kalabaw ko doon. At yung mga kambing ko, kailangan ko pang pakainin eh. Magkape na kayo dyan. Sige, Nay. Sige, Tay. Alis na ho ako. Ay, na. Sige, anak. Mag-ingat ka doon. Kulit nito. Oh, paring Eugene. Samahan mo na lang kaya ako.
Lagi kang nagpapakain ng iyong mga kahayupan dyan. Sumama ka sa akin. Punta tayo doon sa bayan. Ay, isasabong natin tong manok. Oh, magsasabong ka, kaamoyang. Ah, pas mo na ako ngayon. Marami pa akong pakakainin ng mga hayop. Eh, mataas na yung sikat ng araw, kaamoyang. Kaya kailangan ko rin paspasan ito para busog na yung mga hayop ko pag tuluyan ng sisikat ang araw. Kaya pas muna ako. Ay nako, ka Eugene, pare. Lagi kang ganyan noon pa. Noong bata-bata pa tayo, pag maaakit ako ng ligaw, gusto kong isama ka para naman na magkaroon ka ng girlfriend din. Ayaw mo. Lagi kang nandyan sa bukit, lagi mong inaatupag yung hayupan mo. E ngayon naman, pupunta ako ng bayan para naman lang maging masaya yung araw, eh maglaro tayo ng manok. Ano, magsasabong, mag-iinom-inom konti, ayaw mo pa rin. Ay nako, tingnan mo ako, meron na akong dalaga at binata. Kaya, may asawa na. Ikaw na lang yung wala pa. Kailan ka ba talaga mag-asawa, ha? Paring kaamoyong, lahat naman tayo ay may laan ang Panginoon. Sadyang hindi pa siguro dumating. Hintayin lang natin. Pero kung hindi talaga ipinagkaloob ng Diyos na magkaroon ako ng sariling partner sa buhay, ay tatanggapin ko na lang. Kaya, pre, pasensya na. Sa susunod na lang ako sasama. Sa ngayon, kailangan ko lang talagang pagbutihin itong pagpapakain ng aking mga hayop. Eh, dito lang ako kumukuha ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya sige, pre. Mauna ka na. Pas mo na ako ngayon. Ah, nahala, pre. Sige. Alis na ako, ha. Okay. Sa susunod, ha. Huwag na huwag mo akong sabihan na ayaw mo. Sige, pre. Paring kaamoyan talaga. Tao po? Oh, sino kaya yung kumakatok? May tao po ba? Buksan ko nga. Oh, andyan na. Tao po? Oh. Oh. Ang ganda niya. Parang hulog siya ng langit. Ang ganda niya. Manu Eugene, naalala mo pa ako? Magandang hapon po. Magandang hapon. Ang ganda mo, Ineng. Sino ka ba? Hala, si Manu Eugene. Hindi mo na ako naalala. Kararating ko lang galing Singapore. Eh, hindi na ako mag-a-abroad kaya dito na lang ako muna sa probinsya natin. Eh, gusto din ni tatay na dito na lang muna ako. Ikaw ba yung panganay na anak ni paring kaamoyong? Yung si... sino yun? Ako nga ho, si Milona. Ako yung panganay na anak ni kaamoyong. Kailangan ko na talaga kasing magbakasyon dito. Eh, medyo nangungulila din ako sa lugar natin. Kaya nandito ako ngayon, Manoy Eugene. Mabuti naman kung ganon. Eh, ba't ka naparito nga pala? Anong sadya, ha? Naparito pala ako, Manoy, kasi inutusan ako ni nanay na bumili ng isang tumpok ng okra at isang tumpok ng ulagbati. Paki-ano na rin po, isang tumpok ng malunggay. Eh, mayroon daw kayong tinda dito? Ay, oo. Presko. Nahalik ka sa likod ng bahay. Kasi nandito ko inilagay yung itinanim. Nalilito na ako. Halika. Ay. Oh, wow! Ang lawak pala ng bakuran nyo sa likod, Manoy. Ang daming tanim. Napaka-greeny naman. Ay, oo. Ito, magpipitas na ako ng ano dito, ha. Diyan ka lang. Baka meron dito mga uod na mauulog galing sa tanim. Eh, naku. Dito ko lang ilagay sa plastic.
I-plastic ko na lang lahat, ah. Oh, ayan na. Kunin mo na. Manoy, salamat ha. Magkano lahat? Ay nako, libre yan. Para sa'yo. Sa'yo na yan. Sige na. Umuwi ka na dahil palubog na yung araw. Sige. Ah, sigurado ka ha, Manoy? Ah, sige. Salamat ho. Bye-bye. Ah, bye-bye. Sige. Ingat ka. Ah, ay, Nay. Sino yung tinitigan mo sa malayo, ha? Sino yung magandang babae? Ay, anak yun ni paring Kaamoyong. Eh, bakit ba, Nay? Ligawan mo. Ligawan mo yon. Seryoso ka, Nay? Eh, parang anak ko na yon. Ayuhin niyo. Subukan mo. Ligawan mo na. Nay. Kau po. Ay, anong atin, pre? Pre, di na ako paligoy-ligoy. Okay lang ba sa'yo na ligawan ko yung dalaga mo? Ha? Sige, sabihin ko sa kanya, pre. Ah, Melon, ha? Salamat at hinarap mo ako. Noon pa man, gustong-gusto na kita nung pumunta ka sa amin. Mahal na kita. Manoy? Ay, huwag mo na akong tawagin Manoy. Tawagin mo na lang akong Eugene. Ah, Eugene? Mahal na rin kita. Kahit malayo ang agwat ng ating edad. Pero sa'yo lang tumibok ang puso ko ng ganito. Ah, ibig mo sabihin, sinagot mo na ako? Ha? Ganun ba? Oo, sinagot na kita. Ah, kung ganun, bukas na bukas din, sikasuhin din natin ang kasal. Salamat. Pinangga ko gyud ikaw, Melona.